So yeah, pa-assemble ko lang siya kasi dadalhin siya pumuntang source ko niya. So, para kalahati na lang i-assemble ng bago. So ayun na guys, na-assemble ko na yan. So pag nagpapadala kami ng mga Visayas o kaya Mindanao o kaya kahit sa mga Luzon, Bicol, ganyan, yung mga hindi ko nakaabot ng delivery. So ang ginagawa namin, half-assemble na lang. Tsaka pati sa Lazada, sa Shopee namin, kina-half-assemble ko na lang kasi hindi siya pwedeng i-full assemble kasi may possible na masira yung manibela tsaka yung sa harapan, kaya kalahati na lang yung na-assemble. So madali na naman yung assemble to kasi ang i-assemble mo na lang dito yung gulong niya ito sa harap, saka yung fender, tapos manibela, saka yung kaha, tapos itong mga kable niya ng preno tsaka ng throttle. So ganyan yung ginagawa namin guys kasi may possible na masira ito sa cargo kasi hindi mo naman alam kung ano ba itsura nila dun pag kinakarga. So ito na yung dadaling ko guys, papunta sa Santa Mesa, ipapadala ko lang ito sa cargo, papunta to ng Masbate. So ayan, tara guys, medyo mabigat to. So, kaya naman. Let's go. Joyride na tayo. So, what is up? And welcome back again to my YouTube channel, guys. So, nasa 45 kilos lang naman to. Hindi naman siya ganun kabigat. Ano to eh? Ito yung pinakamalaking inflatable pool. Lalagay ko dyan mamaya sa screen. So dapat to ibidrop to ng Santa Mesa nung nag-deliver dito sa bahay sa Bulacan. Kaso hindi naman binigay yung contact kaya naidiretso dito. Okay. Galing pa kasi to na Sorsogon guys. So binili lang namin sa Sorsogon tapos meron kaming buyer neto. Dadali naman to papunta ng Masbate. So sa mga gusto magtayo ng mga indoor playground na mga laro, palaro sa mall, sa loob ng mall, so pwede nyo kaming kontakin. So bibigyan namin kayo ng mga package set tsaka discount. Oh my god! So abangan nyo na lang mamaya guys. No! Papadala ko to and then order na naman sa amin na enduro bed na rin yun eh. I-assemble ko lang tapos papaship ko na. So ngayon na lang ako nakapag-upload ulit kasi nagka-problema yung cellphone ko eh. Ang galing! Dalawang linggo ako na ano, walang cellphone. Ihiram lang ako sa anak ko. Kaya hindi tayo makapag-upload na maayos. Wala akong magandang may edit para sa inyo. So babawi ako nito. So mag-upload tayo ng madalas. So dadalasan ko na lang yung pag-upload ko. May bago na akong cellphone eh. Shoutout sa asawa ko, binilan ako. A few moments later. So, nandito na ako guys. Ayan, Horo Express. Ito kami nagpapadala pag ano, papunta ng Masbate. Pero meron din naman silang ano, Bicol, Samar. Park lang tayo guys. Okay, nandito ya. I-unload ko muna guys. Data papatimbang na natin. Wow, naba. Nabura. Sige, ako na lang ulit. Yun. So ipapasok ko pa ito yung host niya eh. Nakalimutan kanina ipasok guys. Mabilis lang proseso dito. Na kailan po natating pala? Ah, bukas? Sige ba? So, ayun na guys. So, okay na. Process ko na. Ayun na. So, maabot lang siya ng 1,274. Mura na siya kasi maabot din siya ng 50 kilos eh. So 40 kilos yung nasa ano, storage box. Tapos 10 kilos yung naka ano, bag.
Ginawa ko pa to kasi medyo delikado kanina yung ano eh. Yung inflatable, naka-storage box siya, baka mabawasag doon sa ano ko. May grab bar ko sa dulo. So halos 2 oras din biyahe ko kasi swabe na yung takbo ko guys. Hindi natin pwede madaliin niya kasi medyo mabigat, tapos nagsisway na yung ano ko, likuran ko. So talagang takbong pogi lang tayo. So ngayon muna ako guys, pares muna tayo. Gutom na ako. Ito na yung item ko guys, yung duro. So yeah, pa-assemble ko lang siya kasi dadalhin siya pumuntang source of ano. So para kalahati na lang yung assembly ng bago. So ayun na guys, na-assemble ko na, yan ah. So pag nagpapadala kami ng mga Visayas o kaya Mindanao, o kaya kahit sa mga Luzon, Bicol, ganyan, yung mga hindi yung nakaabot ng delivery. So ang ginagawa namin, half-assemble na lang. Tsaka pati sa Lazada, sa Shopee namin, kina-half-assemble ko na lang kasi hindi siya pwedeng i-full assemble kasi may possible na masira yung mandibela tsaka yung sa harapan, kaya kalahati na lang yung na-assemble. So madali na naman yung assemble to kasi ang i-assemble mo na lang dito yung gulong niya ito. Sa harap, saka yung fender, tapos manibela, saka yung kaha. Tapos itong mga kable niya ng preno tsaka ng throttle. So yun yung ginagawa namin guys. Kasi may possible na masira ito sa cargo kasi hindi mo naman alam kung ano ba yung tsura nila dun pag kinakarga. So kaya ito ginagawa namin. Tsaka hindi kami naglalagay ng gas dito kasi pag ikakarga sa cargo, bawal siya. Pag naamoy yan, di yan tatanggapin. So yun lang guys, abangan nyo, ipapaship ko to saan, may CRB. So ayan na, naibalat ko na siya guys, ayan na. Ayan. Lah, maluwag. Ayan. So dadalhin na natin siya dito sa may Divisoria. Papaship natin siya papunta ng Sorsogon. So nandito na ako guys. Ayun na. Parating din. CRB. Nandito ako nagpapadala guys sa mga ano, Northern saka Southern Luzon. Pag yung mga hindi ko na kaya deliver oh. Pero pag mga kaya ko pwede deliver natin yan. Ba, sayang yun. Delivery pa din yun guys. So mura lang to, binibase lang nila to sa ano, sa kilo. Pa? Motorbike pang bata. Antayin ko lang din mamaya yung kanina te. Yung pipigapin ko. Sige po. Antayin ko na lang yung waybill guys. Pipill up muna ako ng form. So ayusin mo ko muna itong mga tali ko sa motor. Yan. Okay na guys. Success. So maabot lang siya ng 300 sakto. Ayan yung price niya guys. Papuntang Sorsogon yan ah.
di ba, mura. So sa mga balak umorder sa amin, so mura lang naman shipping, guys. So pwede naman kayo magtanong sa amin. So ayan, palis na ako. Papunta na ako dito sa 99 Mall. Magpa-park muna ako. May bilhin tayo dyan eh. Then after na, uwi na ako. Bukas na lang ulit. So salamat, CRB. Kopya. So hanggang dito na lang, guys. So pauwi na rin ako. May dadaanan lang ako dito sa bodega. Kukunin ko lang yung carburetor tsaka yung kable ng throttle, silinyador. May model kasi sa amin kanina eh. So i-service ko din naman siya. So yun lang, maraming salamat. Abangan nyo ako sa mga susunod ko pa mga vlog. Thank you.